Soulmates, it's me again. So yun, tapos na mag-Christmas. 2 days na lang. So, Christmas na. So, yun nga. So, ang daming nangyari na ilang months pa na hindi ako nakapag-reto na nagsasalita sa akin. So, yun. So, dati black hair pa ngayon, yellow hair. So, yun. Ang daming nangyari, ang daming ganap, pero hindi ko na naibablog or hindi ko na nagbibidyohan yung mga nangyayari sa previous months. So yun. So yun, nakaka-excite kasi hanggang 2021 na. So yun. So yun, ang topic natin ngayon or nakita nyo naman yung sa screen natin is give the gift of your time this Christmas. So sobrang mahalaga yung oras natin or yung time natin sa pamilya natin, di ba? Kahit kanino, sobrang mahalaga yung time. So, ito kasi yung problema sa ngayon eh. Ang dami nagsasabi na wala silang time. So, yun. Ito, totoo naman talagang marami tayong time. So, hindi lang natin kaya ihatid. So, yun. So, without further ado, let's start this topic. This Christmas, give the gift of your time. Because time is a precious commodity. And because time is your life. So, you only have a certain amount of it. So, kanino mo ba i-spend yung time mo? So, every time at or every seconds, minute, di ba? So, masyado siyang precious, di ba? Parang, kailangan mong i-spend to sa tamang tao, di ba? Kasi ayaw naman natin na nawi-waste yung time natin sa tamang, sa maling tao naman. So, yun, kailangan naman natin i-spend sa kaibigan natin, sa sarili natin, or sa pamilya natin. So, or sa mga kaibigan, sa trabaho, di ba? So, kanino mo ba i-spend yung time na yun? So, sigat, meron tayong days na bigay lang sigat sa atin na mamuhay, believe. So, kailangan gawin na natin, ano yung makabuluhan yung ginagawa natin. So, hindi natin pwede sabi i-extend yung life natin, diba? Extend ng 99, extend ng sa 99. Okay, you can always more get money, but you cannot get more time, diba? Kaya sobrang precious na yung time na yun. So, when you give someone your time, ibig sabihin, sobrang special yung taong yun. Kasi, diba, pinagalaan mo siya ng oras. So, yun. So, mas maganda i-spend natin yung sa family natin. So, i-spend na natin yung time natin sa mga pamilya natin, sa kaibigan natin, habang marami pang time. That's why it's a priceless gift na may bibigyan natin sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin. At yun yung time. Spend na natin yung time natin sa family natin, sa friends, sa special someone natin, di ba? Kasi hindi natin may babalik yung time na yun eh. So, gumawa na tayo ng magandang memory sa kanila. So, wala tayong tulis yun sa bandang dulo. 2020 remind us that relationship should always take the priority in our life. So, sa bahay natin, di ba? Matakasama tayo sa isang bahay, pero yung relationship natin ang layo-layo. So, ito na yung time natin. Ito yung ginawang time para, alam mo yun, yung magkaayos-ayos yung relationship ng family, ng kaibigan, or kung sino man yung kasama mo sa bahay, sa loob ng bahay. So, nagkatanong tayo, ano papaisip tayo? Paano ba tayo magkakaroon ng time sa mga papa sa family natin or sa loved ones natin? So, paano nga ba? So, maybe it's setting down your phone. And those two simple changes will help you to make time for others. And that's your priority. This Christmas, slow down and make the time. Give your time to your family and your friends and for the other people around you. Goodbye!